Good morning po. Kumusta na po kayong muli? Welcome back pong muli sa ating pag-aaral po ng 6 o'clock morning habit po. And bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat pong muli sa bagong umaga, sa bagong buhay, sa bagong kalakasan na patuloy na binibigay niyo po sa amin. Pinupuri ka po namin, pinasasalamatan sa lahat ng pagpapalang ito, Lord, na patuloy po namin natatanggap. Lord, humihingi po kami ng kapatawaran sa mga nagagawa naming pagkakamali sa inyo tsaka sa aming kapwa. At dalangin ko, Lord, na samahan niyo kami sa umagang to. Tulungan niyo po kami, Lord, at bigyan niyo po kami ng wisdom. At dalangin ko, Lord, na may matutunan po kami sa umagang to. Bless us always, Father God. Ganun din po ang mga kasama namin na gising na po, sampu ng kanilang sambahayan. Maraming salamat po. In Jesus' name we pray. Amen. How to let others see Christ in your life. Nasinulat po ni Cindy McMinamin. Sabi ni Cindy, 50 years na siyang nakakilala sa ating Panginoon, pero halos din niya na ipakita na nasa kanya si Kristo at sa mga pagkakataon na yon. Nung tinanggap niya si Jesus bilang God and Savior ay 4 years old pa lang siya. Basta naniwala siya at tinanggap niya si Jesus na Panginoon that time. Nung nag-high school at nag-college siya, namumuhay pa din siya sa paniniwala na tinanggap at naniniwala siya kay Jesus. So ganun lang po siya namumuhay. Ganun lang din ang kanyang ginagawa. Pero ngayon na-realize niya na pag sinabing tinanggap mo ang Panginoon at follower ka na Kristo, dapat si Kristo na yung maghahari sa buhay mo. Siya na yung makikita at mangunguna sa buhay mo at hindi na yung sarili natin. Sabi ni Pablo sa mga taga-Galatia, sa Galatians 2:20, kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon kundi si Kristo na ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay ikinabubuhay ko sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Here are 10 ways to live by faith in the Son of God so that others see Christ in your life. Number 1, love the unlovely. Sabi po dito, sa 1:15-12, ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Pero, so ganun lang po, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Kasi sa atin po, madali lang po nating mahalin yung mga taong nagmamahalin po sa atin. Madaling mahalin yung mga taong mababait, yung mga masayahin. Pero yung mga masusungit, mga maldita, mga masakit magsalita, mahirap po mahalin yon. Pero sabi ng Panginoon, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. So, pag ginawa po nating mahalin yung mga masusungit, yung mga suplada, masakit magsalita, makikita nila na may Kristo tayo sa buhay natin. Number 2, freely forgive. Minsan po, sinasabi natin sa mga taong nakakasakit at saka nagkakamali or nagkakasala sa atin, patatawarin kita kung deserve mo ng kapatawaran or saka na lang kita patawarin pag hindi na ako galit sa'yo or bigyan mo muna ako ng time. Pero sabi po sa Colossians 3:13, magpasensya kayo sa isa't isa. Kung may hinanakit kayo kanino man, magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad ko sa inyo ng Panginoon. So, sige lang po. Pag may nagkamali po sa atin, pag may nakagawa sa atin ng kasalanan, patawarin po natin kaagad. Sigurado po makikita nila si Kristo sa buhay natin. Number 3, display joy. Sa 1:10-10, naparito ako upang ang mga tupa ay magkaroon ng buhay. Buhay
na masaganang lubos. At saka sa 1:15:10-11, kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig, kung paanong tinupad ko ang mga utos ng aking ama at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyo ang mga bagay na ito upang mapasa inyo ang kagalakan ko at nang sa gayon ay malubos ang inyong kagalakan. Upo, mahirap po na magkaroon ng kagalakan sa buhay kung marami po tayong mga pagsubok na naranasan, kung marami tayong mga pinagdadaanan sa buhay. Pero pagkasama natin si Jesus palagi sa ating buhay, sigurado po may kagalakan po tayong mararanasan. Hindi na tayo malulungkot pagkasama natin si Jesus sa buhay natin. Number 3, show grace, not a critical spirit. Number 4 na po pala, show grace, not a critical spirit. Sa Micah 6:8, itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti. Ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sa isang kapatiran po, pag nakikita natin sila po ay nalulungkot, magkaroon din po tayo ng maipakita natin sa kanila na nalulungkot din tayo. Pag yung umiiyak sila, umiiyak din po tayo. Pag masaya sila, masaya din po tayo. So, magpakita po tayo ng grace sa ating kapwa. Hindi po yung husgahan natin sila kung ano man po yung mga meron po sila sa buhay nila. Maging makatarungan tayo, magkaroon po tayo ng mapagpakumbabang puso. Dito makikita nila si Jesus sa buhay natin. Tapos number 5, be willing to be at the bottom. Sa Santiago 4:10, magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Makikita nila na may Jesus ka sa buhay mo. So, hindi na kailangang maging mapagmataas pag meron tayong mga natatanggap na mga blessings, hindi na natin kailangang pagmalaki yun, kundi palagi po tayong magiging mapagpakumbaba. So, number 6 po, keep your cool. Sa mga Kawikaan 15:18, ang mainit na ulo ay humahantong sa alitan, ngunit pumapayapa sa kaguluhan ang mahinahong isipan. At saka sa Santiago 1:19-20, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Maingat sa pagsasalita at hindi agad nagagalit. Dahil ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa kung ano ang ayon sa kalooban ng Panginoon. Dito maipapakita natin ang ating pananampalataya at tiwala sa ating Diyos kung hayaan natin siyang kikilos sa lahat ng pagkakataon. Yung hindi tayo agad nagagalit, yung meron po tayong yung mahinahon po tayo palagi, yung hinihintay natin ang Panginoon na kikilos sa lahat ng oras. Number 7, watch your words. Minsan po, sa kalayaan na meron tayo, yung lalo na sa social media, hindi na natin nakikita kung nakakasakit na tayo, kung may natatamaan tayo pag nagpo-post po tayo. So sa Ephesians 4:29, huwag kayong gumamit ng masasamang salita, kundi iyong makakapagpalakas at angkop sa pagkakataon upang makapagdulot ng mabuti sa mga nakakarinig.
So, watch your words po. Yung lagi nating babantayin yung ating mga salita. Dahil pag nagsalita po tayo ng hindi maganda or pag nagre-react po agad tayo, minsan nakakapagsalita tayo ng hindi maganda. So, hindi po nakakatulong. Ang mas maganda po na magsalita tayo ng mahinahon and marami po tayong matutulungan or imbis na magdudulot po yun ng lalong-lalo na po yung mga salita na minibitawan natin kagaya po ng mga naririnig natin tapos kinukwento natin sa iba, syempre iba na po yung dating sa iba. So, palagi po nating babantayan yung mga salita natin dahil baka imbis na makatulong tayo, makakasakit pa po tayo. Number 8 po, be holy, not hurried. So, si Jesus po ay holy. So, meron po siyang fully obedient sa kanyang Father. So, naiiba po siya. So, pwede din po tayong maiba. Pansinin natin yung mga nasa paligid natin. Magpakumbaba tayo palagi. Hindi yung nagdidesisyon tayo ng agad-agad. So, may mga bagay tayong ginagawa na nagmamadali tayo. Yung agad-agad nating ginagawa na hindi na natin napapansin din na nagdidesisyon na tayo agad-agad na hindi na natin inaano yung kalooban ng Panginoon. Sa mga awit 46:10, sinasabi niya, ihinto ang labanan, ako ang Diyos, dapat niyong malaman. Kataas-taasan sa lahat ng bansa, sa buong sandibutan. At sa mga awit 27:14, kayawi kayong magtiwala, manalig sa Kanya at huwag manghinawa. So, kayawi tayong magtiwala. Gawin nating example si Jesus na sa kanyang pagiging holy. At huwag po tayong magdidesisyon ng basta-basta na pag may mga bagay na kailangang gawin, huwag tayong magmadali, dahan-dahan lang po. Take time po, maglaan tayo ng time para sa Panginoon at makikita ng iba si Kristo sa iyo. So number 9 po, don't worry. Ito ang isa sa mahirap gawin, yung huwag tayong mag-worry. Huwag tayong mag-alala, lalong-lalo na sa mga pagkakataon na problemado tayo, nagipit tayo, may mga pagsubok tayo. Di ba po, pag nag-i-exam tayo, nandoon yung nagpapanik tayo, isip tayo ng isip na kung ano yung dapat isasagot, and sobra tayong nag-worry. So sabi po dito sa Philippians 4:8-9, bilang pagtatapos, mga kapatid, lagi ninyong isaisip ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Isagawa ninyo ang lahat ng inyong natutunan, tinanggap, narinig at nakita sa akin. Sa gayon, sa sa inyo ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. So, huwag po tayong mag-alala, no, sa mga bagay na meron tayo ngayon, sa mga bagay na or mga problema, mga pagsubok na nararanasan natin, dahil alam po natin na ang Panginoon ay kasama natin at siya yung magbibigay sa atin ng kapayapaan. At ang number 10, be zealous for God's glory. So, feeling ko po ito yung pinakamahirap gawin para makita ang Panginoon sa buhay natin. Yung huwag tayong matakot na sabihan yung mga tao, lalo-lalo na kung iba na yung mga tinuturo nila, kung ibang gospel, kung naiibang gospel na po yung tinuturo nila, kung wala na po sa Biblia. Huwag po tayong matakot magsabi kung
kung yung mga kasama natin ay nagsasalita ng hindi maganda sa kanilang kapwa, huwag po tayong matakot kung ating mga kapatiran ay nagiging burden na po sa ating mga kapatiran, kapwa-kapatiran din po. So, alam po natin na ang Panginoon ay nagpo-protect din po sa atin kung pinaglalaban po natin yung holiness at saka yung glory para po sa Panginoon. At kung pagginawa po natin yon, alam natin na ang Panginoon ay nasa atin po. So, sana po matandaan po natin palagi yung 10 ways to let others see Christ in your life. Number 1, love the unlovely. Number 2, freely forgive. Number 3, display joy. Number 4, show grace, not a critical spirit. Number 5, be willing to be at the bottom. Number 6, keep your cool. Number 7, watch your words. Number 8, be holy, not hurried. Number 9, don't worry. At saka number 10, be zealous for God's glory. So, dalangin ko po na may natutunan po tayong muli sa umagang to. Tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa napag-aralan namin sa umagang to. Dalangin ko, Lord, na patuloy niyo po kaming samahan sa maghapong to. Patuloy niyo po kaming i-guide para po makita ka po sa buhay namin. Dalangin ko, Lord, na samahan niyo po kami palagi. Huwag niyo po kami iiwan. At dalangin ko, Lord, na guide niyo po kami sa lahat ng oras. Panginoon, nilalapit ko po patuloy sa inyo yung may mga karamdaman sa umagang to. Dalangin ko, Lord, na dalawin niyo po ang bawat isa. Hipuin niyo po ang bawat isa. At dalangin ko, Lord, na magkaroon po kami ng paniniwala at pananampalataya sa inyo na pagagalingin niyo rin po kami. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord, and God bless you po, at God bless po sa bawat isa.